Maraming salamat sa SIDS and Migos Pet Shop sa pagbigyan niya yung opportunity alagaan from Vietnam. Thank you. Hello, this is Oki Doggy. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang bagong pangkain na naman. Hindi siya bago totally. Binalik ko lang siya. Pero bago yan, intro muna tayo! Hello mga ka-Oki Doggy. Ito nga pala Oki Dog Shop na magbebenta tayo ng mga LC Beat, saka Puppy MVP, Dextrox Powder. Kung anong maisipan natin na pwedeng ibenta tungkol sa pag-aalaga ng aso, makikita nyo dyan sa Oki Dog Shop. Nandyan ang link sa description below, nasa may video sa baba. Pala si Oki Doggy, gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer, na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisa na natin. Hello mga ka-Oki Doggy, kumusta kayo dyan? Itong vlog na to tungkol to sa papapakain ng aso na binalik na natin sa atay ng manok kasi tapos na tayo dun sa isda na galunggong. Nakita nyo naman, diba? Ito nga pala, pag-uusapan pala natin yung nag-adapt ng aso. Maraming salamat sa'yo sa mga kumuha ng aso na hindi naghahanap ng mga breed, pero mas marami pa rin ang naghahanap ng may breed na aso. Yun ang napapansin ko sa ating mga Pilipino. Ewan ko ba, pero hindi naman lahat. Pero karamihan, napapansin ko na mas gusto yung breed. Mga nagme-message sa akin na ang hinahanap, picture muna, saka kung ano yung breed ng aso, kung ano itsura. Mas gusto talaga nila yung mabalbon o kay mga bulbulin na aso. Yun ang kinakalulungkot ko. Bakit kaya ganon? Okay? Hindi natin mapipilit. Ewan ko ba kung bakit? Okay, okay naman yung mga aspin, di ba? Ewan ko lang bakit gusto nila may breed. Okay? Usapan natin tong ginagawa natin na pagkain, di ba? Kinuha ko siya sa rep, baka naman Bounty Fresh, ano yung atay ng manok, baka naman. Hindi, ito kasi, ito yung napapansin kong, ano, ito yung hilig ng aso, kasi nga mabango siya, kahit hindi mo siya lagyan, kasi hindi naman talaga pwede lagyan na kahit ano, toyo, asin, suka, kahit hindi pwede. Alaga nyo lang. Kuya, halo nyo sa kanin. Pwede nakakainin nyo na yan kasi nga napakabango. Try nyo sa mga alaga nyo. Yung mga walang gana kumain. Try nyo bumili ng atay na manok. Kahit kalahati lang. Pakuluan nyo. Halo nyo sa kanin. Kahit yung kanin nyo, ano lang, kami dito. Yung sinain ng umaga, tapos matitira ganyan. Lagay nyo yung atay na manok sa baba. Basta wala kayong halong chemical na toyo, asin, ganyan, kahit ano. Gini sa mix, magic sarap, kahit ano, wag kayo maghahalo, kahit ano, wag ilalagay. Kasi nakakasama yung sa kidney ng aso. Saka sa kalusugan nila. Saka baka magkaroon silang bato, ganyan. Kaya ngayon, nakita nyo sa video na yan. Ayan. Nahugas muna tayo ng kamay bago ayan sa aso. Ayan. Nakikita nyo si Mikay, di ba? Napaka-excited niya. Panoorin nyo ng video. Yung mga nagtataka anong rotation ito, panoorin nyo yung isang recipe sa vlog na yon. May recipe tayo doon, iba naman. Kasi paiba-iba, parang tao nga, sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, parang tao rin yan, nagsasawa sila sa pagkain. Meron din tayong video tungkol sa dog food. Kinakain din yung dog food na binibigay ko. Ang dog food na binibigay ko, Bipro Puppy. Kasi nga, di ba, na-stud siya, kaya mas healthy mga puppy. Tingnan natin kung mabubundis tong aso natin. Hindi man ako nag-expect. Try lang natin. Ayan, pakita ko sa inyo yung video. Ayan, papakain ko na sa kanya. Nahihingi na siya. Naaamoy niya kasi yung luto. Kaya ganyan. Panoorin niyo yung video kung paano niya kinain. Mauubos naman niya. Maaamoy niya kasi mabango. Okay, mga ka-Oki Doggy. Sana nakuha niyo to. Ito yung rotation. Marami tayong rotation eh. Yung isang atay na may sayote. Ito naman atay lang. Kasi tayo nakabili ng gulay. Okay. Electric fan. Gagawa rin ako ng vlog ng electric fan na yan. Kasi rechargeable yan, 10,000 milliampere yan. Maabot siya ng 8 hours pag medium lang yung lakas niya. Pero pag high, naka-high yung lakas ng fan niya, ng hangin, umaabot lang siya ng 5 hours, 6 hours, ganyan. Pero kung medium, try nyo medium, pero malakas yung medium niya, 8 hours ang inaabot niyan para sa Shih Tzu natin. Kasi hindi pwede nakababad yung electric fan sa kanya dito pag umaalis kami. Kasi baka, alam niya, mag-overheat yung electric fan, masunog pa yan, delikado. Ay, nakikita niyo yung video, kinakain naman niya.
Okay, sana makukuha to ng mga gusto mag-alaga ng Shih Tzu. Hindi lang Shih Tzu. Pwede pakain to kahit yung Aspie na pinaampon ko. Yung mga nag-ampon, mag-update daw sila ng video. Sana, totoo nga. Alagaan daw nila eh. Tuwan-tuwa nga sila nakuha nila. Meron din naman, hindi maarte sa breed kinukuha rin. Pero karamihan napapansin ko, ang kinukuha nila yung mukhang may breed. Yun talaga. Ewan ko bakit ganun. Pero yung mga Aspin, ayaw nila yung mga itsura. Mga Aspin, ayaw nila. Hindi ko lang maintindihan. Anong talaga eh. Gusto nyo mag-alaga ng may breed na aso, mag-umpisa muna kayo sa Aspin. Kasi hindi nyo alam pagkakaiba nila. Napakalaki. Ang Aspin, napaka-independent dog nyan. Pakainin mo lang, napakakain nilang buhay. Pero kailangan mo nyo alagaan. Hindi katulad nito mga Shih Tzu ganyan. Kailangan mo talaga sila alagaan. Napaka, ano nila, napakaselan. Kailangan mo ng vitamins, kailangan ng higaan na maganda, kailangan ng inumin na ganun. Pero ang Aspin, grabe, napaka-loyal din. Kahit napaka-independent din yan. Pero dapat, hindi tayo nagkakaroon discrimination dito. Kahit nga sinasabi ko sa inyo, diba, paulit-ulit, yung Aspin, welcome na welcome dito. Kung anong alaga yung aso, welcome na welcome dito. Hindi yan ako namimili kung anong alaga ng aso nyo. Kasi doon tayo nag-umpisa. Sa Aspin tayo nag-umpisa. Yung Aspin na unang alaga ko, ano pa lang ako, high school pa lang ako noon, nabili namin siya sa, tawag dito, Alabang. Sa may terminal ng mga bus doon, nagtitinda ng prutas malapit sa Jollibee yun, sa may Alabang. Naalala ko yung Aspin na alaga kong una, cross doon ng Labrador, pero yung lumaki mukhang Aspin. Pero di naman namin pinabayaan. Ang pangalan niya si Charlotte. Kung naririnig mo to, Charlotte, shoutout sa'yo. Ito na ngayon, si Okie Doggie. Alaga kayo dati. 700 pesos namin siya nabili noon. Lumaki siya, mukha siyang Labrador tuta, pero lumaki mukha ng Aspin. Matapang din sa ibang tao. Pero di naman kami namimili. Okay? Again, this is Okie Doggie. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan and hit the bell button para lagi kang update sa video ni Okie Doggie tungkol sa pag-aalaga ng aso. Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Again, naniniwala sa kasabihang, huwag nating bilhin kung di namang kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Bye-bye! Go back.